Alright guys, what's up? Thank you so much once again for dropping by this YouTube channel, Pinoy Money Online. Mr. Shen is here. So guys, in today's video, meron tayo i-share guys regarding sa Litecoin. Kung familiar ka sa Litecoin or kung nag-invest ka sa Litecoin or kung holder ka ng Litecoin, guys, try to watch this video kasi baka makakuha ka po ng idea rito regarding po sa update ng Litecoin at saka po saan po ba pwedeng bumili ng Litecoin at saan din pwede mag-earn ng Litecoin. Alright, so guys, panoorin mo hanggang dulo. Let's go. Alright guys, nandito muna tayo Pinoy Money Online, a day without laughter, a day wasted. Always remember that guys. Alright, and Facebook, Twitter, Instagram, saka TikTok, follow nyo po itong mga social media natin guys. And of course guys, patuloy pa kami po yung pag-giveaway po natin, okay? So kung gusto mo sumali, nandiyan po yung link sa comment section at saka sa description po. And by the way guys, inimbitahan din po kita na panuorin mo itong mga reviews nating upload regarding this one guys, Crazy Snake, free to play, play to earn NFT. So nakakaaliw siya guys, downloadable na po sa iOS at saka sa App Store. So ang blockchain po ito guys is Polygon. So try nyo po, i-download ito at try to, pwede kayo maglaro ng free muna tapos pwede kayo bumili ng mga NFTs dito. Guys, pwede nyo ma-sell ang NFT into higher price. So try nyo po, panoorin mo itong video kung paano po siya gagawin. And of course guys, ito po, last upload natin guys, good news po, yung kumita ng 500 to 1,000 a day, pwede po. So panoorin nyo lang po itong spot copy trading na upload natin guys, this is the bit sa BitGit po. Open na po ang spot trading na copy. Okay, pwede ka na pong mag-copy ng kahit hindi ka na po kahit matutulog ka lang, pwede ka nang mag-copy lang. Okay? So kikita ka po. So pag-aralan niyo lang, panoorin niyo rin po ang video na ito. All right. So, ayan guys, mayroon din po pala akong in-offer sa inyo kung gusto niyo pong kumita din po sa pagbebenta ng ebook. Okay? So, dito po, ito po yung Google Drive. Makaka-access po kayo dito na about 180,000 na e-books po. So, makaka-resell po kayo dito for only 199 pesos. Marami po dito guys, nasa Google Drive. So, lifetime access po ito and nag-a-update po ang mga laman po dito sa Google Drive itong mga e-books na ito. Alright, so ayan po guys. So, ngayon, let's check this one guys sa article po ng CoinMarketCap regarding po sa Litecoin. So, what is Litecoin halving? Ito pala ang mangyayari sa Litecoin. So, mag-halving na naman itong si Litecoin. So, how it works and why it matters. Okay, so, kung pwede nyo rin po bisitahin ito sa tawag dito sa CoinMarketCap, itong Litecoin halving po para mapag-aralan nyo rin po ng mabuti regarding po sa Litecoin. So, after every 840,000 blocks mined or roughly every 4 years po, every 4 years, the block subsidy given to Litecoin miners for processing and securing transaction is cut in half. Okay, so mahahati po. So nung una, nung pag-umpisa, ito po yung binibigay sa mga tawag dito sa mga miners ang every block. So 50 Litecoin. So nag-halving po nung 2015. So hinati na naman, so naging 25 na lang at saka yung 2019 naging 12.5. So sa 2023 is magiging 6.25 na lang. So ano ba yung Litecoin halving, ano ba yan idol? So kailangan ba tayong mabahala diyan? Kailangan ba tayong ano ba diyan? Ano yan idol? Hindi ko maintindihan. Okay, so the Litecoin halving is an important event in the Litecoin monetary system. So sa Bitcoin, Ethereum, ano pa mga blockchain na merong mga halving, guys. So for example ito Bitcoin. Si Litecoin is yan po ang kalahati ng Bitcoin. Okay? So ayan po, important block monetary system that reduces the subsidy for each block mined by 50% every 840,000 blocks. So roughly every 4 years po yan. So the Litecoin halving means Litecoin has a deflationary monetary system with a current block subsidy of 12.5. So sa ngayon po 12.5. Halve to 6.25 Litecoin for every block mined. So one Litecoin block is mined every 2.5 minutes. So, one block Litecoin, guys, take note of that. Ang isang Litecoin, namimina po in every 2.5 minutes. Ang isang Litecoin. Okay. So, take note of that. So, this reduction is the block subsidy means, for example, kung nagmimina ka ng Litecoin, guys, kung meron kang, kung nagmamine ka ng Litecoin, siguro yung, especially kaysa baguhan, itong klase na cryptocurrency, pwedeng mamina po ito. Ano ba yan? Paano ba yan? Maghuhukay tayo sa lupa. Hindi guys, merong mga device na makakapag-mine ka po gamit ang mga computers. Okay, gamit ang mga drive, mga video card po.
Tapos kailangan mo talaga ng computer para makita mo ang mining ng Litecoin. Pwedeng-pwede po. So, ang gagamitin mo dito, computer, mga tawag dito, graphics card, at saka kuryente. Okay, so katulad lang din po na kung nagmimina ka ng ginto sa lupa, ilalim ng lupa, nag-i-invest ka rin para panggastos, di ba? So dito rin sa cryptocurrency, meron din pong ganun po na mining. Ang tawag to, ang nangyari lang is nandito po sa computer lahat, nasa internet po lahat. Okay, so every 2.5 minutes, isang Litecoin po ang mimina. So this reduction is in the block subsidy means that there will be fewer Litecoin subsidized per block and introduced into market. So which can lead to an increase in the price of Litecoin. Possibly, guys. So assuming the demand stays the same. So, yes. So as you can see, guys, itong Litecoin ngayon na yan, ito po yung circulating supply. This is based on CoinMarketCap, okay? So 72 million na lang, guys. Okay, so maghahati na naman itong si Litecoin this coming, kailan ba yan mangyayari? Tingnan natin. Mangyayari po ngayong August 25, yan po, August 20 or 25, basta kay wala mang ano dito, wala mang date, basta August 2023. Mangyayari po si Litecoin halving na naman. Okay, take note to that. So, possibly guys, that is what happened to Bitcoin, di ba? Si Bitcoin nag-start lang ng cents after 4 years, nag-halving na naman. After 4 years, nag-halving na naman. So ayan, nag-tawag dito. At the same din po kay Ethereum. Nag-halving na naman after 4 years, nag-halving na naman, di ba? So yun po yung, kaya meron na namang mangyayari ngayong March si Ethereum din sa yung Shanghai na halving po. Okay, so kaya guys, magiging dapat kung nag-invest kayo sa mga ganitong crypto, dapat din po pag-aralan nyo rin pong mabuti kung ano ba talaga ang gamit nito, ano ba talaga ang purpose ng crypto na ito, bakit ba ako nag-invest dito. So kailangan nyo rin po talaga. At saka, pag for example, I'll give you an idea guys, kung nag-invest ka sa Bitcoin, okay, for example, 1 million mo or 2 million mo nilagay mo lang sa Bitcoin, kasi bumili ka kasi sumabay ka sa uso na ang nalalaman mo lang is Bitcoin is pwede pang bayad, mag-download ng wallet, pwede magbayad ng mga goods, services si gamit ang Bitcoin, di ba? So, kung for example, kung nag-invest ka lang sa Bitcoin, focus ka po sa Bitcoin kung ano po yung mga tawag nito, yung mga balita or mga update po ng mga mangyayari pa sa Bitcoin para hindi ka po magiging kulit ka. Kasi po, for example, noong last year or noong 2020 ka pa nakabili ng Bitcoin. So, noong 2021, nag-bull run siya. Umabot po siya ng 60,000 USDT or USD ang value po ng 1 Bitcoin, di ba? So, umabot po 60,000. Yung mga prediction dati is aabot daw ng 100,000. So, hindi siya umabot 2021. At saka 2022, hindi rin umabot ng 100,000. So ngayon guys, 2023, I think mangyayari, there is some bullish po. Para po sa akin, meron pong bullish kasi marami na pong nag-a-adapt ng cryptocurrency or crypto project sa panahon ngayon, and nagbo-boom po ang mga NFTs din po. So nagbo-boom ang mga NFTs, so still yung mga NFTs ini-exchange pa rin into crypto. Okay, so for example, Matic, Ethereum, Cardano. So by the way guys, so magbibigay tayo ng update regarding din sa Cardano, ano, kasi meron din po tayo mga maraming mga NFTs na pwede nating silipin din regarding sa Cardano. Okay, so ayan po guys. So idol, baguhan ako sa crypto. Gusto kong ano diyan pasukin ang Litecoin. So guys, pwede kayong bumili sa kahit anong mga exchange, no? Pwede rin sa ayan dito nga dito sa Binance, meron din silang ano. Meron din silang news regarding sa Litecoin o LTC na ano, na cryptocurrency. Pero guys, ako kasi nag-hold ako ng Litecoin since 2019. Okay, kasi meron talaga akong target sa Litecoin. Let's see for example, ito po kana sa ano po tayo. Let's see for example itong Litecoin ngayon, it's based on the 12 months. Okay. Ayan po, ito po yung candle ng Litecoin sa 12 months or graph ng Litecoin, guys. Okay. Let's check for a while.
So this one sa 2020, January 2020, ito po yung candle ni ano. Hindi na natin hindi ko makita yung mga previews pa. Okay, so ito po yung sa 2020, 2021, ano pa? Ayan, ito po yung 2021, nagbulran po, umabot po si Litecoin ng 412. So 450 man yata sa ibang mga exchanger, umabot po na dito. Ayan po, pinakataas ni Litecoin. Okay, so ayan po, yung nagbulran talaga yung 2021. So pagka 2022, bumaba talaga ang market kasi maraming mga negative na mga nangyayari po sa crypto 2020 po. So wala talagang ano magandang nangyayari sa ano sa crypto noong last year. So meron naman, basta kung trader ka, kung daily trader ka, kung nagtitrade ka sa cryptocurrency kahit na sa spot trading, so alam ko meron kayong kita, di ba? So dito naman kung mga holder lang kayo, so let's say guys, nag-start na ngayong year ngayon, so papunta from January, pataas yung ano, pataas yung candle niya guys, parang pataas po, di ba? Ayan. So para sa akin, imposible na itong bababa na ito this year. So for me, in my own analysis lang guys, ha, so kasi maraming nangyayari. For example, baka nga after the halving or pagka before mag-halving, kasi sa August pa mangyayari, ano? So baka nga after or before the halving, baka ka mag-aakyat pa ang presyo dito. Siguro aabot dito ng mga 100 plus or hindi natin alam. Possible po yan guys. That is possible. But guys, take note, this is not a financial advice. Possibilities lang po ito. Just do your own research, guys. Pero kung nag-i-invest ka talaga sa crypto, always do your own research. Don't just rely dito po sa video natin, okay? So, ayan po. So, malay natin. Baka aakyat. Ako talaga, matagal kong hinuhold ang Litecoin ko kasi meron akong na-earn na interest. So, alam nyo ba kung saan ko nag-earn? Pwede ka naman sa mga exchanger na, pwede ka naman sa exchanger mag-earn ng Litecoin, ang interest ng Litecoin. Pero ako, ang ginagawa ko, nasa Abra Wallet po yung Litecoin ko. Okay, so nasa Abra Wallet, tapos doon ko na po, kasi nasa mga 3% per year po yung ano yung interest mo na makukuha kay ano kay LTC. So magi-stay ka lang doon, hayaan mo lang doon. So by the way, every week din ang payout. So makakakuha ka po ng payout sa Litecoin kung mag-stay ka po doon. Tapos, so apat na beses po kayong mag-payout sa isang buwan po. Okay, every Monday 12 midnight po. So magpe-payout po kayo pag nag-stay po kayo doon sa Abra. So mayroon tayong mga nagawang video na regarding sa Abra. And then pwede nyo rin pong explore din po. Hanapin nyo lang po yung Abra Wallet. Madadownload naman po yan. Tapos mag-stay kayo. So, but do your own research guys. So study more regarding with this project or this crypto po guys, okay? So ayan po ang mangyayari ngayong tawag nito, itong Litecoin po this coming August po, okay? So script mining merging, ayan, i-try nyo po bisitahin itong ano, itong sa CoinMarketCap para ma-review nyo rin po ng mabuti itong si Litecoin po dito, okay? So ayan po, so pwede kayong mag-research, i-type nyo lang guys, yung mag-google kayo regarding sa Litecoin. Kasi magandang nangyayari ako, meron akong ano dito, meron akong kutub talaga kay Litecoin. At saka ang creator nito is si, pangalan nito, Lee ang pangalan. Okay, nandito naman po sa website nila. Okay, punta lang kayo dito sa website para makita. At saka makakapag-download kayo ng wallet dito guys. Okay, wallet po, gamit po ang Windows. Okay, pwede nyo pong, pwede kayong maglagay ng pera ninyo dito sa Windows po. Gamit po itong Litecoin wallet. Okay, so ayan po. Kayo na po bahala guys, mag-explore pa po more dito regarding sa Litecoin. Basta nabigyan ko na po kayo ng idea na mayroon pong mangyayaring halving. So malay natin, ngayon pa lang, ang presyo pa lang ni Litecoin is nasa 86.15. Ayan. So bumaba nga siya last year, pinakababa is 43. So ang swerte mo, so ang swerte nung nakabili dito ng ganitong presyo. Okay? So let's say for 1 month. Okay. So ang swerte po ng mga nakabili dati po nung umabot si Litecoin ng ganito. Ayan. So dito pa siguro 2020. So di ba? Ayan po. Guys, take note. Always do your own research guys regarding ngayon sa crypto kasi maraming nangyayari. Marami na din mga crypto din na nag-exit na din. So,
careful kayo talaga regarding sa pag-invest sa cryptocurrency. Alright, so thank you so much once again for dropping by and see you on my next video.